guys! What's up? This is Ma'am Jen po ulit at ako'y nagbabalik. Ayan, for today's video po, kakain po ako mag-isa po sa labas. Minsan may mga ganyan po akong moment, gusto ko pong kumain mag-isa sa labas. Ayan, sa restaurant or sa kahit saang food chain. And, but for now, talagang mag-isa lang ako. Talagang need kong kumain muna bago pumunta sa school. Kasi magbibigay po ako kami ng mga modules para po dun sa mga nawala ng module dahil sa baha. And then may ibibigay rin relief goods po ang school sa akin dahil yun nga, nabahaan kami hanggang dito po, hanggang bewang po sa second floor namin. Ayan, unti-unti pong kaming bumabangon sa aking pamilya. Ayan, unti-unti pong kami bumabangon dahil dun sa nangyari pong trauma sa baha. Ngayon, ang mahalaga, magpapasko na andyan pa rin yung pagmamahal sa pamilya, and then walang sino mang tao, kahit sino mang tao, wala pong makakahila sa akin pababa. Yung mga negative ang tingin sa'yo ng tao, alam mo sa sarili mo, alam ko sa sarili ko kung ano yung mga ginagawa ko. Kung may mga pagkakamali mong nagagawa sa buhay, ayun ay talagang parte na ng buhay. Pero, yung hihilahin ka talaga pababa, i-degrade ka, yun po ay hindi ko po matatanggap. Pero, dahil nga, kasama na rin po yan, para po tayong mga artista. Sa tunay na buhay, marami tayong bashers. Ayan. Wala akong pakialam sa mga yon, sa kanila. Basta tayo, alam natin sa sarili natin kung ano yung nararapat natin gawin. And then, alam natin sa sarili natin kung ano yung ginawa nating tama. Ayan. Kasi ang motto ko sa buhay, nobody can put you down except yourself. Yun. Kailangan huwag kang sumuko. And ang Diyos lamang ang tanging nakakakilala po sa atin. And kapit lang po tayo kay Lord. Dahil ito, panibagong buhay sa amin. Actually, parang pangalawang buhay namin dahil nakaligtas po kami sa trahedya po. Dito na po kami sa bubong dumaan, sa fire exit po ng second floor. And then, may mga mabubuting tao po, kapitbahay na tumulong sa amin para makapunta po sa third floor para po maligtas po kami. Ayan. Hindi ko po makakalimutan yung trauma na yun. Every time na uulan, every time na maggabi, parang andun yung trauma. Na kaya ka palang mawala sa mundo sa isang iglap lang. Pero dahil may pananalig tayo sa Diyos, hindi nangyari yon. Ayun, nanatiling buhay. Actually, this is my third life na po. Kasi muntik na rin po akong mawala sa mundong ito na ako'y high school. Agaw buhay na po ako nun sa ospital. And then ito po yung pang third kung saan akala po namin at end of the world na po dahil sa rumaragas ang bahang napakalalim. Para po talagang feeling ko, ate ko, ito na ba yung big one? So dahil ang lakas ng faith din namin, positive lang, nakaligtas po kami. Yan. Thank you Lord sa paggabay po sa amin. At never ko pong question ang Lord sa lahat ng nangyari mapapait sa buhay ko. Mga pagsubok sa buhay ko, never kong kinwestiyon ang Lord. Dahil alam ko, may plano po siya. Actually, ang Diyos, si Lord po yung tanging takbuhan ko, tanging kausap ko kapag ako'y may mga problema na kinaharap. Kaya, sa lahat po ng nangyari sa buhay ko, napatunayan ko pong hindi po ako pinabayaan ni Lord. Hindi po kami pinabayaan. Kaya yun po, positive po ako. Ano man ang mangyari, this is another challenge sa buhay ko na magiging inspirasyon ko, magiging, kumbaga, lesson ko kung paano pa mag-proceed sa buhay at mas makamit ko pa yung brighter future po para po sa sarili ko and especially para po sa pamilya ko. Kung ang tingin ng ibang tao ay negative sa'yo, sa atin, yan talaga. Iba talaga kasi, yung ganun,
siguro sikat lang talaga tayo. Parang mga artista na yun. Yun nga ang ano ko sa aking buhay. Parang kahit hindi ako nag-artista, parang feeling artista dahil sa mga bashers, mga taong ano. Minsan masakit dahil minsan kadugo mo pa. Pero yun eh. Yung mga negative na yun ay gagawin ko na lang positive para sa buhay ko ay kumbaga umangat ako na kapit-kapit ko lang ang paniniwala ko sa Diyos and pagmamahal ko sa aking pamilya. And then sa sarili, kailangan mahal din po natin ang ating sarili. Sabi nga, bago tayo magmahal ng iba, mahalin muna natin ating sarili. And guys, that is our lesson for today. Huwag susuko. Huwag mawawala ng pananalig sa Diyos. And take positive. Think positively. Yung mga negative, gawin natin positive. And guys, and that's all!